So ngayon, after ng 3 to 5 minutes, so nandito na tayo sa lababo natin. So ayan, kung makikita ninyo, medyo natunaw na yung mga ibang mga tape natin na nandyan, yung mga adhesive na nandyan, medyo natunaw na siya. So ngayon, ay prepare naman natin. So una, gagawin natin, babasain natin yung tubay. Yan, babasain lang natin. Basain lang po natin. Yan, basahin lang po natin. Wala po kayong, hindi nyo po siya pwedeng kusutin. Ano? Basta basahin nyo lang po muna yung mga buhok. Dito po natin yan. Basahin nyo lang po muna. Wala kayong gagalawin. Basta basa lang po. Yan. Babasahin nyo lang siya muna. So, yan. Yan. Pag nabasa na siya, so, tulad na sinabi ko kanina, gagamit tayo ng powder. Tapos, meron dapat tayong bimpo na malinis. Siyempre, yan po yung paglalagyan natin ng mamaya ng sabon natin. So, itong powder, no, pwede kayong maglagay dito sa bimpo na pang scrub natin. Ito kasi gagamitin natin mamaya para pang scrub natin doon sa tupay. So medyo malayo yung video natin, ano? Kailangan lang natin tutukan siguro ng konti. Yan. Tutukan muna natin ng konti. So ayan, kung makikita ninyo, basa na rin yung buhok natin, nakaprepare na siya, meron tayong bimpo. So pwede kayong maglagay ng powder. Yung powder natin, kailangan marami. So baka sabihin nila baka masira naman yung ating tupi dahil sa gumamit tayo ng powder. Hindi po, nasa pag-iingat lang po yan, nasa tamang paglilinis lang po yan. So pwede kayong maglagay, ano, siguro hindi naman sobra yan. Siguro mga amount, ganyan lang siguro yung amount niya. So babasahin natin ng konti yan. Basa lang siya ng konti. So ayan. And then dito sa bimpo na to, yun po yung pang scrub natin. Yung sabon na yan na naandyan, na kulay white na yan, yung powder, yun po yung pang scrub natin dito sa atin pong sa perimeter ng atin pong tupay, para matanggal po yung mga nagkit-lagkit po dyan. So ayan guys, medyo hindi ko siya mapapakita sa inyo ng ayos, pero sige, tatry natin para ma-share ko po sa inyo. Ayan, no? Ayan, makikita ninyo, kumapit yung ating sabon sa ating pong bimpo. So ayan, scrub nyo lang po dyan. Ang trabaho ng sabon natin, tatanggalin, kasi hindi naman bumubula itong ating sabon kapag ka may remover na. So ayan, kung makikita ninyo, nagtatanggalan po yung mga adhesive. So kung wala tayong sabon, hindi po magtatanggalan po yan, kung wala rin po tayong ganito. Yan, scrub lang po natin yan. Yan, mas maganda para pinoposisyon ko lang na maayos para makita po ninyo kung paano po natin nililinis. Yan, i-wipe nyo lang po dyan. Huwag po kayong matakot sa tupay po ninyo na baka masira or ano. Yan, kung makikita po ninyo yan, yan, nagtatanggalan po yung mga adhesive kasi meron na siyang remover at saka sabon. Hindi po masama yung sabon na ginamit po natin dito, ano? Kasi kung walang sabon, hindi po natin malilinis yung atin po tupay kasi sobrang dagkit po niyan. So ayan, nagtatanggalan na po siya. So kailangan alisin po natin 'yan. Yan, yung mga white na 'yan. Yan, o, tatanggalan po siya. So ayan, kung ituloy-tuloy nyo lang po yan sa paglilinis, yan, wala akong magandang video nito siguro, pero tinatry ko lang para mapakita sa inyo kung paano siya nag-work gamit yung ating remover at saka yung sabon na panlaba. Kung mapansin ninyo, wala pong bula. Hindi po bumubula yung ating sabon dyan. Kahit damihan pa po natin yan, hindi po bubula yan. Pero, ang sabon, makakasama din po yan sa atin pong tupay kung sobra.
ang paglagay po natin. Kailangan yung tamang amount lang sa paglilinis. Yan, makita nyo. Kung wala po kasing sabon yan, hindi po natin matatanggal yan. Kaya matyaga talaga natin. Yun yung sinasabi natin na challenging talaga ang paglilinis ng atin pong mga tupi. Huwag po kayong matakot na i-scrub itong perimeter ng tupi po ninyo. Yan. Ito po ay ginagamit ko sa tupi na mono. Sa skin type po, halos magkaparehas po sila ng paglilinis nito. Magkaiba din ang paglilinis doon sa ating lace type tupi. Kahit anong klase po ng tupi, basta mono, ganito po ang ginagawa. Wala po kasing nagbo-vlog tungkol sa ganitong paglilinis ng tupi. Kahit sa ibang bansa, iba po yung proseso nila. Kung makikita man nyo, akala nyo napakadali, pero ang pinapakita po nila ay hindi naman gamit na tupi. Itong tupi natin ngayon na ginagawa natin, gamit na gamit po ito. So kapit na po talaga yung mga tape po dito. So parang sa madaling sabi, parang hindi rin nalinis ng may-ari nito yung kanyang tupi ng mabuti. Yan, kung makikita ninyo, all clear. Wala na po tayong makikitang dyan. Kung meron man, yung mga nagtatanggalan na lang. So yan, makikita ninyo, no? Babanlawan po natin. Sana po ito ay makatulong. Ayan, kung mapapansin po ninyo, kanina madulas siya. Nung ginamitan natin siya ng sabon, naging malagkit na siya. Ayan, parang nag-rubberize ulit siya kasi malinis na siya. Ayan, oh. Ayan, kung maririnig nyo yan, naging rubberize na siya. So pag may nakikita kayo mga puti-puti, tanggalin nyo lang po yan. Kasi mga glue po yan or tape po yan. So hindi naman ganun kahirap ang paglilinis nito. Bigyan nyo lang po ng oras sa ang paglilinis ng inyong tupi. So ayan, natapos na tayo. So kukuha lang ako ng supply. Yung supply na gagamitin po natin para po sa pag-supply mamaya ng tupi natin, yan, halos ganyan siya ang distansya. So hindi siya yung masinsin. Kumbaga may mga space. So gumagamit tayo ng keratin. Yan, keratin. Yan ang ginagamit po natin para sa mga tupi po natin. Kung gaano karami. So panoorin nyo guys kung gaano karami ako maglagay ng keratin. Or pwede din naman gamitan ninyo na ng conditioner. So ayan, ano, keratin yung ginagamit ko. Yan. Yan, kung may makikita kayo nito na ganyang brand, so pwede kayong bumili niyan para sa paglilinis ng inyong mga tupi. So ayan. Yan, kung makikita niyo, napakadami, 'di ba? Napakadami. So ikakalat niyo lang po 'yan doon sa buhok natin. Sa buhok ng tupi po natin. So kanina hindi nyo nakita na kinusot ko itong tupi. Basta pahid lang po, bawal po kasi kusutin yung atin po tupi. Magkukos po ng buhol-buhol. So yan. Yan, i-observe nyo lang po yan. Ipa-observe nyo lang po sa buhok ng tupi ang atin pong keratin. So yan, pag na-observe na po yan, so konting tubig siguro. Yan, para medyo mas madulas siya. Konti pa. Okay. Yan. Pag na-observe na po yan, saka nyo naman po siya susuklayan ng dahan-dahan. Yan. Yun, kung makapansin ninyo, napakadulas na niya. Kanina, hindi natin masusuklay ito. Kasi, gawa ng ating keratin or conditioner. So, kung conditioner kasi, nabibili natin yan sa mga tinda-tindahan. So, medyo magastos po yun kasi magkano rin ang sa sachet noon.
So itong ginamit natin yung keratin na ganyang kalaki. So medyo nakakatipid po tayo dyan. Kasi kailangan talaga natin, dadamihan natin yung ating pong keratin para maging malambot siya. Ayan, medyo may mga matigas na parte na hindi natin masusuklay. Pero sa dahan-dahan lang, ayan, okay, matakot suklayin. Basta nandyan lang yung pag-iingat ninyo, hindi po masisira yung tupay po ninyo. Siyempre, sa paglilinis po ninyo, hindi maiwasan, may mga sumasama ng mga buhok na natatanggal na talaga, dahil ang buhok naman kasi ng tupay, nakatahi lang yan, dyan sa may mga base po niya. So, hindi maiwasan na talagang meron talagang sumasama at matatanggal. So, given na yon na matatanggal talaga siya kapag kasinuklay natin ng sobra. Siyempre, yung tupay natin, mahal ang tupay natin, so kailangan natin ingatan. Yan. So yan, suklay na lang suklay. In one direction lang, kung saan lang siya nakapaling, doon nyo lang po siya susuklayin. So yan. Yan, may mga, kung makikita ninyo, may mga sumasapit. So yan po yung mga nagbubuhol-buhol. Pero dahil may keratin tayo, mas malambot siyang suklayin. Yan o, smooth na siya suklayin. Di ba? Smooth. Nasa tamang pag-iingat lang po. Yan. Nagkaroon tayo ng pagkakataon para i-vlog itong paglilinis ng ating pong tupay. So karamihan kasi, mga sa installation lang. So ayan, after po niyan, babanlawan din naman natin siya. Ganoon lang din, hahayaan lang din po siya natin. Hayaan lang po siya natin na mabanlawan muna siya. So ayan, hayaan lang muna natin siyang mabanlawan na tubig. So kung susuklayin niyo po yan, wow, smooth na. Oh, smooth na smooth. Oh, smooth. Diba? Smooth na siya kasi nga meron tayong conditioner o keratin na ginamit po dyan. So ayan, ang pagbabanlaw niyo po nito, syempre kasama na po yan sa paglilinis. Nalilinis din po ang buhok ng tupay po natin. So yan, kahit dito, wala na mga dikit-dikit. Hindi na po siya nagdidikit-dikit. So napakalinis na. No? Yan. Tapos, syempre, hindi natin ito pwedeng ibilad sa directly sa sunlight. Kung may blower po kayo, pwede siyang i-blower. Tapos, syempre, pipigaan muna natin ang pimpo natin o tuwalya natin. Yan. So yan, ipigain nyo lang po yan hanggang sa mawala yung tubig. So yan. So yan, kukuha naman tayo ngayon ng pimpo. So yan, kukuha tayo ng pimpo na panlinis po natin. So ayan. So ayan guys, no? Medyo hindi tayo kita, hanap tayo ng pwesto na pwede natin makita para mapunasan natin ito. Ayan, pwesto natin. So ayan, meron tayong pimpo. So ilalagay nyo lang po siya. Ayan. Tapos saklupan nyo lang siya. Yan. Tapos, pwede nyo po siyang i-roll na ganito. Yun. Tapos, dito nyo siya pipigain. Ngayon, yung tupay po natin. So, yan. Medyo may mga marami na kayong idea tungkol sa paglilinis ng atin pong tupay. So, yan ano. So, pag tinanggal natin ito, ayan, tuyo na siya.
nawala na po yung basa. So ayan, makikita ninyo. Yan, siyempre may mga maiiwan kasi yan, hindi talaga natin siya malilinis ng talagang linis na linis, pero kung makikita nyo naman mula kanila, eh malinis na yung perimeter ng ating photo paint. So abangan nyo po ang susunod na ano natin, na video. Okay, yan, sa ngayon malinis na siya. So ang gagawin naman natin dyan, iboblower naman natin.